Guys, for today's video, hindi ko talaga inaasahan to. Siguro, nung last video ko about this, which is ito, upon clicking next, without any query, na matagal na query from their servers, ito na kagad ang lumabas sa akin. Well, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ako ma-approve ng Maya Landers credit card. And talagang sinag off ko na siya sa isip ko na hindi ako magkakaroon nito. Parang ano lang din yan eh. Parang yung Maya personal loan lang din yan na umasa ako pero hindi naman siya nagbigay. Pero eto na nga, nagulat ako. As in, gulat na gulat ako dito. Bakit? Hindi lang ako in-approve. Kung hindi, sobrang taas pa ng credit limit na binigay niya sa akin. As in, gulat na gulat ako dito. Well, kung gusto niyo malaman ang storya behind this, well, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yan nga, based from my last review about Maya Landers credit card, nagpikit bulag akong nag-sign up for a Maya Landers and not really looking for any approval dito kay Maya Credit. So, sabi ko, sige, bibili ako ng Landers membership na worth 500 pesos para lang maipakita sa inyo kung paano gagawin, etc. And then, after nga nung pagsasign up ko, well, nakatanggap ako ng ganitong message, which is, yan. Natanggap ko yan, well, sabi ko, okay lang naman kahit hindi na ako matanggap dyan. Actually, nung kinuha ko yung Landers membership, up until now, hindi pa ako nakakapunta ng UP Town Center para kunin yung aking Landers membership card. And never ko ba na talaga na-experience mag-grocery dyan sa Landers. And baka hindi ko rin naman siguro balak mag-grocery dyan. Well, hindi natin masasabi, pero right now, medyo comfortable ako kung saan ako nag-grocery. Kasi alam niyo yan, pag nag-grocery ka, alam mo na yung mga aisle na pupuntahan mo. Tapos kapag lilipat ka ng ibang grocery, parang may bigla ka makakalimutan. So, yun yung ayoko, yung hindi ko kabisado at baka may makalimutan ako. So, ito na nga, dami mong sat-sat, Pat Quinto. Okay, so ito, papakita ko sa inyo. Nagising ako mga around 5:30 in the morning nung nakita ko tong message na to. But nag-text pala sila ng previous day pa. So ito yung message niya sa akin. Your Landers Cashback Everywhere credit card is ready. Prepare your Landers membership and go to cards in the app to get started. Terms and condition apply. Credit card approval is subject to evaluation. Maya Philippines Incorporated and Maya Bank are regulated by PSP. So ito lang naman yung natanggap ko. So may nabasa kasi ako before, hindi ko na maalala kung anong link yon, so hindi ko mapapakita sa inyo, na ang sabi na pag may nag-text na sa inyo ng ganyang message, well, mataas ang possibility na na-approvean ka ng Maya credit card. Ayan. So, yun nga, nung madaling araw na nagising ako dahil maghahatid ako ng mga anak ko sa school, nakita ko may ganitong text. So, sabi ko, okay, sige, check ko nga yung Maya ko, ano ba meron sa Maya. So, ito na nga, in-open ko yung Maya ko, ayan, nag-login ako. Tapos, nagpunta ako dito sa cards. Ayan. And then, clinic ko yung apply now. Pagka-click ko ng apply now, ito, lumabas yung credit card overview. Basically, the details. Ayan. So, kung hindi nyo pa alam kung ano meron dito sa Maya Landers Cashback Everywhere na credit card. So, sabi niya, ayan, earn up to 5% cashback at Landers. Well, tiered yun. So, kailangan mo makagastos yata around 50,000 bago mo ma-avail ang 5% kay Landers. So parang tiered siya, 3% muna, 4%, and then 5%. And then 2% on dining, and 1% everywhere else. Ayan. A membership and credit card in one. Discounted Landers membership, no annual fees. Ayan. Other perks daw. Ayan. Perks ba to? Well, ito siguro okay to, yung annual fee waive. So, no annual fee for life. And then finance charge is 3%. So, what I did was, I click next. Nung pagka-click next, nagulat ako, cardholder name. Ha? So, ano to? Bagong page to, ah. So, sige, sinelect yung pangalan ko. Ito pa. Bago rin sa akin to, yung monthly cut-off. So, papapiliin ka pala dito kung kailan yung gusto mong billing end date. Which is napakaganda nito. Kasi, ikaw mismo ang makakapag-adjust
kung kailan ka-cut off. And pwede mo siyang itapat kung kailan darating ang pera mo, etc. Meron kasi sa atin, may monthly ang sahod. Meron naman din sa atin, merong every quincenas katapusan. Meron din naman every 5 and 20. So, iba-iba. So, napakaganda nito para makapag-adjust ka sa billing cut-off mo. Okay. So, ako, sinelect ko ay 21 para kinabukasan 22 lalabas na yung bill. Okay. So, and then, delivery address, in-update ko yan, and then I click save. Tapos, re-review mo yung summary ng application mo, ayan, and then click submit. So, ayan nakalagay, please wait while we process your request. Bigla na ako nakatanggap na instant notification, your credit card is approved. Tap to start using your credit card and see additional details and physical credit card. So, bigla talaga ako napatayo dito na nakahiga ako habang nagsiselfon at ano pa, pupungas-pungas pa nung nakita ko to na, yan, we are preparing your credit card. Use your online now. So, next question, eto na. Okay, na-approve ako. Magkano naman ang credit limit na binigay niya? And lo and behold, I click done. And then yan. Nadulik pa ako nung una. Sabi, ano yan? Ano nakalagay dyan? 711. Tapos, clinic ko mismo yung credit card. Yan, nagulat ako na 711,000 ang binigay niyang credit limit sa akin. Talagang nagulat ako dito. Talagang, ewan ko. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya binigyan ka ng pera eh. Pero, the thing na pinagkatiwalaan ka ng 711,000, eh well, parang, ang laki ng tiwala nila sa akin. Para sa unang pagpapahiram, feeling ko dito is tiningnan nila yung mga existing na credit card ko. Kasi halos tinapatan niya yung credit card kung ganito ang limit. So yun, possible na ganun nga ang ginawa nila. As in, bago sa akin to. Pero check natin kung ano yung meron dito sa page na to. So basically yan, ito yung virtual card. And magagamit ko lang tong credit limit right now sa online purchases. Kasi wala pa yung physical card. So, pag dumating na yung physical card, eh well, dun ko palang pwedeng i-attach yung card na yan dito sa app. And then, tsaka ko siya pwedeng gamitin sa mga offline merchant. Pero, silipin natin itong mga nakalagay dito. So, basically, itong 1, 2, 3 na to, ito yung credit card details, which is hindi ko na bubuksan sa inyo kasi napaka, ano yan, napaka sensitive information yan. But, let's check yung, ayan, lander's voucher. Siyempre, wala pang transaction. And then, dyan yung makikita yung statements. And then, click natin yung limits and control. So, ang ginawa ko unang-una dito is dinisable ko muna yung online payment since hindi ko naman siya gagamitin kaagad. So, dinisable ko yan. And then, yung foreign transaction. Para wala talaga transaction. Ayan. So, ayan. No. Daily spending limit is 711,000. Same thing, kung magta-travel ako sa ibang bansa, gagamitin ko yung card. And then, also the online payment is 711,000. Pati contactless payment. And then, itong contactless payment na to is kailangan i-activate muna daw yung card. Cash advances is 213,000 pesos per day. And then, kailangan din ng physical card muna. So, 213,000 per day. Kung gustuhin mo gamitin yan, pwede ka mag-cash advance ng 3-4 na beses para ma-maximize mo yung credit limit kung gusto mo lang. Kung gusto mo yun. Pero hindi ko naman gagawin yun. And then, click natin yung settings. Ayan, card settings, about your card. Ayan, card status active. Credit limit is 711. Ayan, finance charge is 3% per month. And then, cash advance rate is 3% per month. So, parehas lang naman. So, either gamitin mo as cash or ikaskas mo or i-charge mo dyan, it's 3%. Same rate naman. So, yan. So, basically, isang malaking ano, nakakagulat na news coming from Maya. And I'm not sure kung ano yung reason kung ba't ako bilang na-approve. Sabi ko nga, tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na ako ma-approve kay Maya Landers. Pero, well, thank you Maya Bank for approving me for a credit line. Hindi ko naman po talaga ini-expect, but thank you so much. Hindi ko ba siya nasusubukan. I'd like to create or dedicate a separate video using the Maya credit either through online transaction or through face-to-face. Gagawin natin yan, papakita natin yan on a separate video. So kayo, for our question of the day, kung makakatanggap kayo ng ganyang malaking amount, kahit sabihin natin 1 million na credit line, eh ano yung unang-unang mararamdaman nyo at ano ang unang-unang gagawin nyo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Auto Weld and Painting Fabrication. Sabi niya, very interesting topic.
Idol, thumbs up po. Shoutout po for the next video. Watching from La Union. Have a nice day po. Full support. At Auto Weld and Painting Fabrication, thank you so much po for watching my videos and supporting my channel. And shoutout po sa inyo sa lahat ng taga La Union. I hope you can like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!